mga bata. Narito na ang pagpapatuloy ng kwento ng talihaga ng mga hasik. Pakituloy mo ang pagbabasa, Macy. At ipinaliwanag ng Panginoong Hesukristo ang kahulugan ng talihaga. Ang mga hasik ay yumaon upang maghasik ng kanyang binhi. At ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig kung magkagayoy dumarating ang Diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang wala ng palataya at mga ligtas. At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita at ang mga ito'y walang ugat na sila sa sandaling panahon ay nagsisisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At ang nahulog sa dawagan ay ito ang nangakinig at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nagbubunga ng kasakdalan. At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita, pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis. Base sa ating kwentong binasa, mga bata, sino ang tinutukoy na mga hasik? Dito po yung ating Panginoong Hesukristo dahil siya ay nag-hasik ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po, Lola, ang binhi na tinutukoy sa kwento ay salita ng Diyos? Tama! At yan ay nakasulat sa Lucas 8:11. Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kung ang binhi ay salita ng Diyos, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng apat na dakong napuntahan ng mga binhi? Tao po, Lola. Ito ay ang puso ng tao. Ang apat na dako sa talinghaga ng mga hasik ay apat na uri ng puso ng tao. May tao po pala na parang tabi ng daan ang puso niya. Ganun po ba? Oo, Anjin. Sila yung mga nakarinig ng salita ng Diyos. Pero hindi agad sila naniniwala dahil gumagawa naman ang paraan ng Diablo para wag silang maniwala sa aral ng Diyos na kanilang napapakinggan. Ibig sabihin, Ate Macy, ang ibon doon sa kwento ay ang Diablo? Tama. Kaya kung papansinin ninyo, may mga tao nga, mga bata, hindi naniniwala sa Biblia. At ang pinakamasama pa ay hindi naniniwala sa Diyos ang iba. Maswerte po kami dahil ang mga aral na naririnig namin sa Biblia, pinaniniwalaan po namin. Pero huwag kayong pakakasiguro dahil meron pang isang uri ng puso ng tao. At ito yung dawagan. Ito naman yung mga nakarinig na salita ng Diyos. Pero dahil sa mga kalayawan ng sanlibutan, hindi rin nagbubunga yung salita ng Diyos na naitanim sa Kanya. Kaya dapat po, pag sinabi ng Biblia na sundin ang mga magulang, dapat po ganapin natin ito. Mahusay, Elaine. Kapag nagawa mo yan, na sinusunod mo ang mga salita ng Diyos na pinangangaral ng Panginoong Hesukristo, yan ay magbubunga sa iyo ng maayos na pamumuhay. At ang ibig sabihin yan, ikaw ay mayroong pusong mabuting lupa. Ang galing naman po ng talikaga ng mga hasik, Lola. Maraming salamat po sa Diyos at lunawan po namin ang ibig sabihin ng kwentong ito. Kaya dapat ingatan natin sa ating mga puso ang aral na inihahasik ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. O paano, mga bata? Kami ay magluluto pa ng apunan eh. Sige po, Lola. Uuwi na rin po kami sa aming mga tahanan. Sige, pero bago tayo mag-uwian, magpaalam muna tayo sa ating mga kaibigan. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang kwento na aming ibinahagi sa inyo ngayon, mga bata. Hanggang sa susunod na Lunes, magkita-kita ulit tayo para sa maraming pang kwento sa Biblia. Bukas, abangan nyo naman ang isang uri ng sakit na dapat nating maiwasan, lalo na sa panahon ng tag-init. Kung ano ito, paano gagamutin at maiiwasan, yan ang inyong aabangan bukas dito sa UNTV.
5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang yan sa programa na gatid sa atin ng karunungan at saya. Ang nag-iisang KD Bible-based educational show, ang Kapwa ng Kornero! Paalam! Hi, bye-bye! 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 Uncle Loli, Uncle Baby, Uncle Nana. Ayaw ka Yuri, pero PSP! Hello po sa mga taga Metro Manila East District. Hi Kuya Buboy, hi Juan Antonio. Hi Mama, hi Papa, hi Tita Ana, hi Brad Jubel. This is your British.